30x. Kantahan mo ng sukdulang biyaya. Sadyang kay buhutin ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, naging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Sinag ng itong araw, patuloy siya nabibigay tanlaw. Yan sa puso at sipag. Si, walang pera. Baka iba yun. Baka iba yun. Tapos, sabi kahapon dyan, mabarabarangay daw sila. Radyang ahas. Magaling na po yung pama. Oo. Lupa niya po. Hala, si Rina pa rin pala ang People's Choice sa taong kasalukuyan. At halos siya pa rin ang laman ng mga vlogger at reactors dito sa upload nila sa kani-kanilang mga YouTube channel. Gaano na ba kasikat si Rina ngayon, mga kalingap, at sa pagbibigay sa kanya ng suporta? Ang tanong kasi ng karamihan ay, kung nagiging lucky charm nila si Rina at sila naman ay kumikita dito. Bakit wala tayong naipakitang malasakit o kahit man lang konting tulong pinansyal sa ating prinsesa? Na alam natin na dahil sa kanya, ay nagkaroon ng kita ang mga charity vlogger ng pagko-content nila kay Rina. Nakakalungkot lang kasi dahil meron na nga sanang big time daw ba sponsor. At mabigyan na sana ng magandang buhay si Rina, kaso binabawi naman. At nakumpirma pa natin, na lumipat na sa ibang sikat na charity vlogger. At doon na daw sila magbigay ng suporta sa mga tinutulungan nito. At plano pa nga nila ay iwan na nila si Rina, at mag-move on na lang daw. Ang mga namumuna at walang ambag daw sa kanila. Ganun pa man, si Rina pa rin ang number one pagdating sa mga viral na usapin. Dito sa Kalingap community, lalo na sa mga issue patungkol sa muling pabahay niya. At sa pagbibigay raw ng sponsor niya na nagkakahalaga ng 1 million pesos na worth of package. Bakit nga ba at ganito na lang ang naging suporta nila sa ating prinsesa? Ano kaya ang dahilan sa likod nito? May mas kumikita pa kaya dito bukod sa ibinigay nila kay Rina? Masyado kasing malaki ang di 1 milyon na sinasabing itutulong sa ating prinsesa. At dito ay nakaka-almarmo talaga, samantala, dahil mismong ang Kalingap ang patuloy na sumusuporta kay Rina. Ay mahal pa rin nila ito at maingat pa rin na binabantayan si Rina sa mga nangwawakwak sa kanya. At hindi na pinansin ang issue tungkol sa bawian ng pera. At kusang ibinigay na lang, pero sad to say lang talaga dahil may mga sponsor na hinahanap ang ibinigay nila at hindi nila alam na binawi na pala kay Kalingap Rab na sana mapunta kay Rina. Nasaan na nga ba ang pera nila? Samantala, sa overall na survey since ito ay nakukuha sa latest update ni Sir July Pauneil. At kapansin-pansin dito na si Kalingap Edo daw pala ang lucky charm ng tatlong pinasukan niyang tambalan. Ito ay ang Edren, Edrica, at Edsie, dahil sa mga tambalang ito. Ay halos lahat dito ay nag-million views sila, samantala. Malalagpasan na daw pagdating sa views dahil may isang tambalan na halos bawat upload nito ay palaging million views, katunayan dito ay halos umabot na ito ng 21 total videos na nag-million views. Si Rina kasi ay 23 videos na milyon na, at good news pa rin ito dahil nga sa mas lamang pa siya sa lahat naming tambalan na binuo ni Kalingap Rab at ito ang tambalang Carla at ito ay ina-upload sa channel ni Kalingap Rab. Ito ay isang tambalan na minahal at sinubaybayan ng mga millennial. Paano nga ba ito nangyari, at dahil dito, kung ipaghambing daw nito ang views ni Rina, ay mangyayari talaga daw na malalagpasan na ito. Pero kung sakaling patuloy pa rin ang pag-upload kay Rina, ay hindi pa rin nila ito malalagpasan. Alam nyo ba, mga kalingap? Isa kasi sa paraan kung bakit nagkakaroon ng pag-million views kay Rina ay madali lang naman ito, dito nyo malalaman kung paano.
At ito rin ay ibibigay ko kay Kalinga Prab na suhestyon. Para magkaroon nga siya ulit na maraming million views. Lalo na sa ating pinakamamahal na si Rina, pero bago ko umpisahan, ay isa munang pagbati sa lahat ng mga viewers at supporters na nakasuporta at nakasubaybay sa aking YouTube channel. At isang pagbati at mapagpalang araw sa inyong lahat mga kalingap. Lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab. Usap-usapan kasi ngayon mga kalingap, na umano ay halos malalagpasan na si Rina, kung ang pag-uusapan ay million views. Ito ay sa pag-upload ni Kalingap Rab sa channel niya. Totoo nga ba ito, at ano ang patunay nila dito? Sa taong kasalukuyang 2024, aaminin natin na iilang upload na lang ang nabibigay ni Kalingap Rab dito sa ating prinsesa. Hindi na kasi niya ito nabigyan ng attention, dahil nga sa dami ng kanyang mga beneficiaries ngayon. Kaya naman ay napag-iiwanan na si Rina kung ang pag-uusapan ay million views. Madalas na kasi ngayon ay tinututukan ni Kalingap Rab ay ang pagtutok sa mga tambalang patok sa takilya ng Kalingap community. Ito kasi ay isa sa mga rason kung bakit hindi na masyadong na-vlog si Rina. Pero take note mga kalingap, hindi ito nangangahulugan na hindi na mahal ni Kalingap Rab si Rina. Hindi kasi pwedeng kay Rina muna siya nakapermanente. Dahil nga mas gusto kasi ni Kalingap Rab na marami pa siyang mga beneficiaries na tutulungan. Kagaya na lang sa mga beneficiaries ngayon na kinakailangan ng tulong at sapat na pinansyal para sa kanila. Kaya mas pabor kasi talaga ni Kalingap Rab ngayon, na tinututukan niya ang mga tambalan na nagpapataas ng kanyang views. Dito niya kasi kinukuha ang mga gastusin like halimbawa na lang sa pabahay, sweldo ng staff, allowances ng mga beneficiaries, at ang gastos sa eskwela nila, dahil hanggang ngayon kasi ay marami pa itong pinapaaral. At mismo sila ang nagpapaaral dito, kaya maintindihan talaga natin kung bakit naghahanap talaga si Kalingap Rab ng pagkakataon. At paraan kung paano niya makamit at makuha ang million views na ito. Kaya dito ay ating ito sanang maintindihan mga kalingap. Pero aaminin na natin na pagdating kay Rina, ay maaring magkaroon kasi talaga siya ng million views. Given na kasi na si Rina ay maraming viewers at supporters. Pero may tinatawag kasi tayong time management, hindi talaga kaya ni Kalingap Rab ang ma-vlog sila ng sabay-sabay. Lalo na dito sa ating prinsesa, bagkus ay ating makikita naman na gumagawa talaga ng paraan si Kalingap Rab na magawa ng vlog o upload si Rina sa main channel niya. Or dito sa pangalawa niyang channel, pero dahil nga sa oras ay nagiging kapos na. Kahit na ang mga K-Boys on Mission, ay naging busy na rin. Katulad na lang like halimbawa kay Kalingap Edo, na busy ngayon sa tambalan niya kay VNC. Ito ay ang EDC tambalan, pagdating naman kay Jomar na minsan na lang nag-take over sa vlog kay Rina. Ay hindi na rin niya magawa, dahil naman sa Jomcarl tambalan. Na sinasabing ito ang papantay o malalagpasan pa daw ang views ni Rina pagdating sa tambalang ito. Na ang alam natin ay wala nang makakapantay sa Edren tambalan. May haka-haka o kuro-kuro kasi tayong narinig, na lumipat na pati ang mga viewers at supporters ni Rina kay Carla. Minsan na rin kasi itong sinubukang sungkitin ng Rochelle tambalan. Pero sila ay nabigo, dahil Edren pa rin ang nangingibabaw. At ito na nga siguro daw ang makakasungkit at makapag-break ng record sa Edren Tambalan. Ito nga ay ang madalas na trending at palaging nag-million views ngayon. Pero may paraan kasi para na mananatili pa rin ang pagiging malakas ang views ni Rina o kahit wala siyang katambal. Ano nga ba ito mga kalingap? Isa lang po ang paraan dito mga kalingap at wala nang iba. Ito ay ang regular na pag-upload para sa ating prinsesa. At lalo na't gawan ng premiere live si Rina, kayo mga kalingap, try nyo pong magbigay ng opinion at suhestyon para sa ating prinsesa. Para mananatili ang views ng ating prinsesa at kailan man ay hindi ito mapapantayin.
at mananatili ang pagiging malakas at mananatili ang suporta ng mga viewers at supporters niya, kayo mga kalingap. Sana ay magbibigay tayo ng komento sa ating comment section, para ating malaman, at para mabigyan ito ng aksyon at mabigyan agad ng agarang solusyon. Pero bago ko po tapusin, ay isang mapagpalang araw mga kalingap, lalo na sa ating ama na si Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rap, God bless po at God first. Maraming salamat po.